So maraming paniniwala that is not according to the Bible. So ang sinasabi po nung last Sunday, it must be according to the scripture. Amen? So maliwanag po? Wow. Maliwanag? May kasama ba ako dito? Amen. Sino po dito ang na-bless nung ating anniversary? First year anniversary ng LCC. Hallelujah. So meron po dito hindi naka-attend dahil sa conflicts sa schedule. But still, let us be thankful. Hindi man tayo nakapunta nung anniversary, magpasalamat tayo dahil tayo ay naging parte at nakita natin yung kabutihan ng Diyos isang taon pa lang. No? Nakita natin yung kaluwalhatian at yung pagiging tapat ng Diyos sa mga anak niya. Tunay nga na pag ang Diyos ang naitataas sa isang lugar, He will draw all men unto Him, sabi niya eh. No? So marami ang magugulat, marami ang magtataka, paano? Pero yan ang pag-uusapan natin. Paano? Diba? Ano ba nangyari? No? So today, basahin po muna natin yung Deuteronomy chapter 29 verse 29, and that is our text for today. The secret things belong to the Lord our God, no? But the things revealed belong to us and to our children forever, that we may follow all the words of this law. So praise the Lord. Lahat po tayo, yumuko at tayo manalangin. Ama namin Diyos, na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa inyo sa lugar na ito. Minsan pa, kami inyong pinagtipon-tipon. At maraming salamat po sa pribilehyo at pagkakataon na ginawad mo sa bawat isa upang makapakinig at maranasan ng iyong presensya ngayong umaga. O Diyos, ipuin niyo po ang bawat puso at pandinig na meron dito ngayon. Gabayan niyo po ako, itago niyo po ako sa inyong likuran. Gamitin niyo po ako upang ihayag ng maayos ang iyong salita ngayong umaga. We deny ourselves, we cancel ourselves. We bring back all the highest praise to you in the name of Jesus we pray. Amen. Amen. Sabi, the secret things belongs to the Lord. But the things revealed belongs to us and to our children forever. That we may follow all the words of this law. So ano ba ibig sabihin ito mga kapatid? Dito lang po tayo ikot. Sa verse na ito, may mga babanggitin akong verses just to support this verse. Pero hindi na tayo lalabas. Dito lang tayo iikot. Ang title po ng pag-uusapan natin ngayon is Embrace Clarity and Mystery. Sabi mo sa katabi mo, Embrace Clarity and Mystery. Yan. Alright, para maging malinaw no, sa bawat isa. So ito pong verse na ito, mga kapatid, nanggaling siya sa napakahabang passage where the Israelites renew the Mosaic law or the Mosaic covenant. No, ito po ay panahon pa ni Moises, itong verse na ito. No? And kung babasahin natin yung buong verse ng yung buong chapter ng 29 sa Deuteronomy, makikita niyo doon kung paano o gaano kasama o kinamumuhian ng Diyos ang pagsamba sa Diyos-Diyosan. At makikita natin doon sa chapter na yon kung paano ni-remind ni Moises yung mga Israelites, no? 40 years silang kasama ni Moises, pero ni minsan hindi man lang nabudpod yung kanilang mga sandalyas, hindi man lang nasira yung kanilang mga damit, wala silang dalang pagkain, pero it is provided. Di ba? Moises reminded the Israelites kung gaano kabuti ang Panginoon at kung gaano ka-faithful ang Diyos sa kanila. Sipin mo, yung ating tsinelas, kahit sabi mong pinakamataas na yan, yung crocs ni, ano, ni Buddha, di ba? Ganyan kakapal yun. Bumilang ka ng 5 years, araw-araw mong gamitin, pudpud yun. Ito 40 years. Hindi mo lang napudpud yung mga sandals nila, pati yung mga damit nila, hindi mo lang nasira. Hindi sila nagutom kahit minsan. Nakita natin? So, Moises reminded them. So ngayon, pag-usapan natin, kaya nasabi doon, the secret things belongs to the Lord. Kasi marami tayong hindi naiintindihan
No, kaya nga sabi, pag nakuha mo, para sa'yo yun. Pag hindi, hindi para sa'yo. Naintindihan mo? Hindi, hindi para sa'yo. Tama, mali. So, merong mga bagay na nananatiling misteryo. Di ba? Pero hindi ibig sabihin ay mapapahamak ka na. No? Maraming tao ang nagre-rebelde because of unknown things. No? Dahil hindi nila maintindihan ng bagay, they rebel. Marami silang questions sa isip at hindi nasasagot, nagre-rebelde. Gumagawa ng sariling panuntunan. No? Nakuha natin, naka-encounter na ba kayo ng mga tao na meron silang sariling paniniwala kasi hindi nila naiintindihan ang Biblia? No? They tend to stick on a superstitious belief or faith na hindi naman talaga biblical kasi hindi nila mag-gets or hindi nila maintindihan yung Biblia because they're not asking for it. Diba? Tingnan natin yung ating mga anak, yung mga tatay, and maging sa mga anak. Sa mga tatay, mapapansin natin yung mga anak natin, kahit yung anak ko hindi pa nagtatanong, pero nakikita ko yung mga kapatid ko, paano sila magtanong, o bakit ganito, pati si yung anak ni Ricky, no? Ang laki na agad ni Tala, medyo na, nagkalaman na siya. Diba? Bakit kinuha agad? Bakit pinahintulutan ni Lord Tay na makuha, na mawala si nanay na maaga? Di ba? Yung mga anak magtatanong, are we there yet? No? Saan tayo pupunta? Anong gagawin natin? At kahit hindi mga bata, may mga tanong, saan nanggagaling ang liwanag ng buwan? Di ba? Marami tayong tanong. Paano natin nararamdaman ang hangin? Saan nagagaling ang hangin? Hindi natin nakikita, pero may hangin. Bakit yung tubig basa? So maraming tanong. Hindi masagot, at kung minsan, dahil hindi masagot, anong ginagawa? Nagre-rebelde. Diba? Ayaw sagutin. Pansinin mo, pagka may kausap ka, tapos hindi ka sagutin, katalikuran mo, bad trip ka, di ba? Now, unahin natin mga kapatid, embrace or embracing the mystery. First point, dalawang puntos lang po ito mga kapatid, no? Napakabilis lang itong pag-uusapan natin, kaya makinig po tayong lahat. So the phrase, the secret thing, doon sa binasa natin kanina, belongs to the Lord means there are some things God only God knows. Merong mga bagay na Diyos lang ang nakakaalam talaga. Do you believe? Minsan naisip nyo ba kung bakit yung daliri natin lima? Ba't di man lang ginawang, o bakit hindi ginawang tatlo lang? Bakit may mga tao nakakalikha ng mga katang isip na yung may mga aliens na tatlo lang yung daliri? Di ba? Yung iba, iniisip nila, bakit ganito lang height ko? Bakit ganun lang height nila? Di ba, nagtatanong, Lord, bakit ganito yung itsura ko? Bakit mo ako nilikhang ganito? Bakit mo ako ginawang pogi? Minsan hindi mo ma-imagine at hindi mo ma-realize kung bakit sobrang pogi mo na tuwing dumarating ka sa isang lugar, lahat ng tao nakatingin sa'yo. Tapos lahat ng tao, pag dumarating ka, nagiging masaya. Di ba ang pogi-pogi mo? Alam nyo ba yun sa 007? Napanood nyo yun? Yung in-interview siya, sobrang problemado daw siya kasi sobrang gwapo niya. Na kahit saan daw siya magpuntang lugar, lahat ng tao tinitignan siya kasi sobrang pogi niya. Yun daw yung number one na problema niya sa buhay. Na hindi masagot-sagot ng nanay niya, Nay, bakit ang pogi ko? Tay, bakit ang pogi ko? So, ang sabi ng nanay niya, para makomfort niya, na, nak, ganyan talaga, yaan mo na, wala tayong magagawa kung sa'yo binigay ng Diyos yan, malaking problema talaga yan.
Meron naman mga bata nagtatanong, bakit ganun yung pangalan nila? Diba? Na-share ko na ito noon eh, hindi ko naulitin. So, there are things no, that only, there are things na hindi natin maintindihan, pero only God knows. Ano sinasabi natin lagi, whether good or bad, only God knows. And that is faith. Amen? Because God is omniscient, omnipotent, and omnipresent. He is all-knowing. Man is not all-knowing. God is infinite, man is finite. May limitasyon ang tao. He is also eternal. Makikita natin yun sa Psalms chapter 90 verse 2. No? He knows the future. For God knows the plan He has for you. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Walang tao, kahit sino sa atin dito, wala ni isa ang nakakaalam ng future ng kahit sino. Amen. May mga tao na merong motive sa'yo, pero hindi naman natutupad. May mga tao may purpose sa'yo, pero hindi naman laging natutupad. May mga tao ang gusto mangyari sa'yo, makapagtapos ka ng pag-aaral, especially our parents. Diba? Gusto nila maging ganito, ganito. May mga plano sila sa buhay natin, pero hindi 100% nangyayari. But the Lord, hawak niya o siya mismo ang may plano sa atin, at kung ano yung plano niya sa atin, 100%, it will be done. Kasi He holds the future, He controls everything. At hindi natin maintindihan kung bakit ganon, bakit hindi pwedeng mabago yung future ng isang tao. Bakit di natin pwedeng baguhin? Bakit, di ba? So sinasabi natin, I can change my future if I have decided to change the way I think right now. Pero alam nyo ba yung sinasabi na God touches the heart? Ang Diyos ang nagpapatigas at nagpapalambot ng puso ng bawat isa. So ibig sabihin, if you decide to follow Jesus today, that is His will. Hinipo niya puso mo para sundin mo siya. So kung sasabihin mo, I can change my future if I have decided to follow you and if I have decided to change the way I think, kung nakapag-decide ako maging open-minded at sumali sa mga networking, I can change my future. Pero that's not how it is. Laging ang Diyos pa rin sa Kanya pa rin babalik. Kung nakapag-decide ka ngayon to put up a business because you want to change your future, kasi sinasabi, na-enlighten ka sa mga nakikita mo, na-inspire ka kay Rendon, di ba? Napakagaling niyang businessman. Di ba? So na-inspire tayo. So gagawin mo, mag-business ka na din. So tingin mo ba, it is your own will? No, it is God who touches your heart. He enlighten your mind, no? For you to realize na kailangan mo pala mag-start mag-business ngayon. Dahil siya ang nagpapatigas at nagpapalambot ng puso. Nakita niyo nangyari kay Pharaoh? 'Di ba? Pinalaya niya ang Israel, tapos biglang nagbago isip kasi pinatigas ulit ng Diyos ang puso niya. Ayun ang sabi sa Biblia, pinatigas ng Diyos ang puso ni Pharaoh. Ibig sabihin, God controls everything. Hindi natin maintindihan, kung iintindihin mo, yung isip ng Diyos, you cannot do it. Mababaliw lang tayo, magre-rebelde lang tayo, ending. Diba? How dare you reach the infinite wisdom of God? Eh, ang sabi sa Bible, who can fathom the infinite wisdom of God? Kahit sinong pinakamagaling na tao, pinakamatalinong tao, you cannot fathom the infinite wisdom of God. Even Einstein, na-realize niya din, talagang may Diyos. Kahit sinong pinakamatalinong tao, kahit yung mga pinakamagaling na scientists, they are researching, but still, meron pa rin question. Bakit kulang tayo ng isang araw? Yun ang tanong nila, hindi nila alam ang sagot nasa Bible. At nalaman din nila that the answer is in the Bible because they have researched. No, sa panahon ni Joshua, si Joshua may kasalanan. Kung bakit tayo kulang ng isang araw.
Hindi ba? So kahit saan tayo pumunta, kahit anong gawin natin, ang ending natin sa scripture pa rin. Sa Biblia pa rin. Di ba? And praise be to God, let us thank God for the clarity na ibinigay niya sa bawat isa. Di ba? We must embrace the clarity that has been given to us right now. No, wala naman, hindi tayo karapat-dapat. Pero God revealed things to us. Ano sabi niya? The things revealed belong to us and to our children forever. Ano yung things revealed? Sino ba dito nakakaalam ng Ten Commandments? Things revealed. Nung Old Testament, they are confused kung anong mangyari. Sino yung Messiah? And God revealed Jesus to them. No, kaya hanggang ngayon, kaya sabi, but the things revealed belong to us and to our children forever. We are once children. And up until now, we can share, we can impart the things revealed to our children hanggang sa kaduluduluang generation that we can share that Jesus is Lord. Because Jesus has been revealed to us. Amen? Tingnan natin, tingnan mabuti to, no? Yung sabi, the Word, from the beginning, the Word was with God, and the Word became flesh. From the beginning, the Word was with God. He is existing. Pero wala nakakaalam kung sino. But praise be to God, He revealed the Word to us, became flesh, and that is Jesus Christ. So there are things na i-reveal ng Diyos sa atin. So kung ano yung revelation na ibinigay sa atin, kung ano yung clarity, kalinawan na ibinigay sa bawat isa, we must embrace it. Dahil hindi lahat ng bagay ay inihahayag ng Diyos sa atin. Ano yung sabi doon sa chapter 29 ng Deuteronomy? Sabi, meron mga nangyayari sa atin ngayon, sabi ni Moises sa mga Israelita, na hanggang ngayon ay hindi pa iniyahayag ng Diyos sa inyo kung anong dahilan. Kaya, kung ano yung mga naiintindihan natin ngayon, kung ano yung mga narinig natin sa Logos, which is the Word, no, let us embrace it. Huwag nating baliwalain kasi bihira po ang nakakaintindi ng mga bagay-bagay. Ngayon, I declare that you will understand the Word of God today. Sabi mo sa katabi mo, you will understand. No, let's claim it, no? Let's claim the declaration that you will understand the Word of God today. And actually, this topic for today is very simple. Simple lang mga kapatid, pero dito tayo madalas nagfe-fail. Sa tingin nyo ba anong dahilan kung bakit nagfe-fail or bakit nag-backslide yung ibang Kristiyano? It is because lack of knowledge. Ano sabi ng Panginoon? My people are destroyed because of lack of knowledge. Actually, ang Diyos ibinigay na sa atin lahat ng ating pangangailangan through wisdom and knowledge. Yun yung kailangan ng tao, knowledge and wisdom. Tama? Hindi kailangan ng tao ng instant money without knowledge and wisdom. The money is nothing. Hello? Aanin mo ang pera kung di mo alam kung saan mo gagastusin. Baka mamaya, wala kang alam. Tapos binigyan ka ng pera, para saan to? Nakakain ba to? So kailangan mo ng knowledge or wisdom, and knowledge and wisdom, paano gagamitin yung pera na binigay sa'yo? Uy, nakatanggap ako ng pera, so feeling ko kailangan bumili ng ganito, If you remember the preaching na shinare ko, that when you receive a blessing from the Lord, it is not for you. No? Hindi lahat para sa'yo. Kaya binigay sa'yo ng Diyos yung blessing na yan, kasi gusto ng Diyos na mag-bless ka ng iba din. Kaya pag meron kang na-receive na bagay, tatanungin mo ang Diyos, Lord, sinong gusto mong i-bless ko? Lord, para saan mo gustong gamitin ko tong bagay na ito na binigay mo sa akin? Hindi yung pagka na-receive mo yung bagay, may na-receive kang isang bagay, sabi mo, Lord, thank you talaga, sobrang mahal na mahal ko tong bagay na to. Diba? Kasi pag ganun ang nangyari, pagka ganun ang ating attitude,
ang ending, ang dulo nun, mga kapatid, ang direction is selfishness. Kasi isipin mo, sa'yo to, akin to eh, akin to. So hindi, walang pwedeng gumamit na iba, walang pwedeng makinabang na iba kasi akin to. Remember, eventually, all of us will die. Yung natanggap mong bagay, pagdating ng panahon, iba rin ang makikinabang. Tama, mali. So ibig sabihin, lahat na natatanggap natin, it is not for us alone. It is also for someone else. Masakit isipin kasi pinaghirapan mo, feeling mo, pinaghirapan mo. Feeling natin, pinaghirapan natin, pero ang totoo, it is the will of God na, na maranasan mo yung bagay na yan to edify you, to bless you. Amen? Yung clarity na ibinibigay sa atin ng Panginoon ay hindi po binabaliwala. Yung meron kang naintindihang bagay, tapos, ganun pala yun. Ganun lang. We must be thankful. Diba, minsan, pag tayo ay nagtataka kung bakit o kung paano nakakalipad yung eroplano, napakabigat nun. Eh kahit yung pinakamagaan na bagay, iwanan mo sa ere, babagsak pa rin because of the gravitational pull. Amen? Bakit yung eroplano nakakalipad ng 6 na oras? Diba ano? So marami tayong tanong. So ngayon, magbibigay ng clarity, magbibigay ng revelation sa atin, paano ba lumilipad yung eroplano? Ituturo sa'yo kung paano, may principle. Merong technical principle. May scientific and technical explanation. Marami din ang tao na uhumaling sa atomic principle. Diba? Lahat ng mga bagay, pati hangin, merong atomic particles, di ba? Oh. So ang daming pinag-aaralan ng tao. Sabi naman sa Biblia, darating ang panahon na madadagdagan ang kaalaman ng tao. Magiging matalino ang mga tao. Di ba? Nung panahon ng Old Testament, alam ba nila yung mga atomic particles? Wala. Hindi nila pinag-aaralan yun. Kasi limited, sobrang limited ang knowledge nila. Hanggang sa habang tumatagal, ang tao sobrang curious. They are looking for answers. Paano ba, ano bang sukat ng mundo? Ay, sukat? Ano bang hugis ng mundo? Ito ba ay flat? Pagdating mo sa dulo, malalaglag ka na. Ang mundo ay bilog. Maraming nagpapatunay na mundo ay bilog. Merong mga tao pa na naniniwala na ang mundo ay flat. Di ba? So dati, ang paniniwala, ang buwan ay may sariling ilaw. Ngayon, na-discover nila ang buwan ay nanggagaling sa, ang liwanag ng buwan ay galing sa araw. Tama ba? Oh. Baka nagkakamali ako. So nagkakaroon ng evolution of knowledge, nagkakaroon ng evolution sa kaalaman ng tao. Kasi hindi nakokontento ang tao sa alam nila ngayon. But God is faithful, He will reveal things to us. Nagpapakilala ang Diyos sa atin up until now. Diba? Alam niyo ang ganda ng kanta? If you will just stick to the love of God. Ano yun? Jaira. Sabi, I'll never be more loved than I am right now. So tingin mo ba, meron pang makagagawa na tulad ng pag-ibig ng Diyos sa'yo ngayon? I'll never be more loved than I am right now. Wasn't holding you up. Egoy na egoy. So there's nothing I can do to let you down. Doesn't take a trophy. Hindi kailangan ng mga award or trophy para maging proud ang Diyos sa'yo. Ang kailangan ng Diyos sa'yo ay pananampalataya at pag-ibig. At yung pinag-aaralan natin ngayon dito ay patungkol pa rin sa pananampalataya. You cannot have faith without embracing the clarity and revelation na binibigay ng Diyos sa atin ngayon. How can you have faith kung hindi ka naniniwala sa clarity na meron tayo ngayon? Ano yung clarity? Jesus Christ is our Lord and Savior. Ano yung clarity? Jesus loves you.
Yung revelation na binigay sa atin, yung sinabi doon sa pangalawang praise ng Bible, ng chapter or verse na binasa natin kanina, but that things revealed belongs to us and to our children forever, that we may follow all the words of the law. Sabi, love your God, your neighbor, love your God with all your heart, soul, and mind. Higit sa lahat, ibigin mo ang Diyos. Magtataka ka, bakit nagagalit ang Diyos sa mga taong sumasamba sa Diyos-Diyosan? Oh, He revealed Himself to us. Ano sabi niya? For God is a jealous God. For I am a jealous God. Seloso ang Diyos eh. Kung yung sa mga partner nga natin, sa mga asawa or girlfriend, boyfriend natin, pag nakikita natin silang sumisimangot, tatanungin mo, bakit ka ba nakasimangot? They will reveal things to us. Di ba? Ano sasabihin? Kanino ko pa napapansin? Yung katabi mo, kalabit ka ng kalabit. Ano bang gusto mong malaman? Sasagutin ko. Ayoko nang tatanong ko sa iba. Bakit? Ay, basta. Mystery. Di ba ang mga babae, puro mystery? Pero pansinin niyo ang mga tatay, kaya pala ang Panginoon, sinabi, Father God, tignan niyo, merong mga bata, meron isang bata oh, sa Sunday school, nanghihingi ng bike. Minsan ang tanong mo, Lord, gusto ko ng bike. Eh yung bata, hindi pa nabibigyan. Lord, sige na, please bigyan mo ako ng bike. 1 month na ako nagpe-pray, wala pa rin bike. Sunday school, wala pa rin yung bike ko. Tuturo niya yung Diyos sa Catholic Church. Tuturo niya, syempre may rebulto, di ba? Tuturo niya si Jesus. Wala pa rin. Eh nakita niya si Mama Mary. Nilapitan niya ngayon. Kumuha ng stick. Pag hindi mo binigay yung bike ko, hindi mo na makikita nanay mo kahit kailan. Diba? Nakita mo? Huwag ganun maging attitude natin ha. Nabablockmailin pa natin ng Panginoon. Kapalit si Mama Mary. Pag hindi na... Huwag ganun. Yung hindi natin naiintindihan, He will reveal it in His perfect time and will. No? Tingnan niyo yung ating pangalawang puntos ngayong umaga. Embracing the mystery. That is number 2. Nagkabaliktad, sorry ah. So, let us see embracing the mystery. Kanina, we embrace the clarity. Tama? Ngayon, let us embrace the mystery. Ito na. No? Maraming bagay ang nangyayari sa bawat isa, even in the past, way back 10 years ago, hanggang ngayon, hindi mo pa rin alam kung ano sagot. But there will come a time that you will realize, ah, kaya pala nangyari yun. The thing is, if we embrace the mystery, hindi tayo magre-rebelde sa Panginoon. Kasi ang misteryo na nananatili no, hanggang ngayon ay sa Panginoon. Gaya na sinabi ko kanina, pag hindi mo pa naiintindihan, hindi pa time or hindi talaga para sa'yo. Maraming tao ang yumaon na hindi nila naiintindihan yung gusto nilang maintindihan. Ibig sabihin, pwede kang mabuhay na hindi mo naiintindihan kung bakit umiikot yung gulong. Pwede kang mabuhay na hindi mo alam kung paano mag-drive. Tama, mali. Pwede kang mabuhay na hindi mo alam kung saan ang gagaling ang tubig. Pwede kang mabuhay kahit di mo alam kung saan ang gagaling ang hangin. Enjoyin mo na lang. Tama? Amen po ba doon? So, if we will embrace the mystery, we will be safe. And our faith will be established. Kaya nga embracing clarity and mystery. Hindi lang puro clarity ang kailangan natin in-embrace. Hindi lang puro mystery ang kailangan nating panatilian o panampalatayaan. Even the mystery. Dahil lang sabi, dun sa unang praise na binasa natin, the secret things belongs to the Lord our God. It is belongs to the Lord our God. How dare you get what belongs to the Lord? Pag hindi para sa'yo, huwag mo nang tangkaing kunin. Pero pag ibinigay sa'yo, ibig sabihin, sa'yo yun. Pag hindi binibigay, huwag ka nang makulit. Di ba?
Dahil ang sabi ng Panginoon, "For I know the plans I have for you." If you have faith and if you believe to what the Lord says, that He knows the plans He has for you, kahit anong mangyari, you will embrace everything that had happened to you 10 years ago. Ako, may mga tanong ako, Lord, bakit kaya hinayaan mong ganun? Diba? May kakwentuhan ako. Sino ba kakwentuhan ko? Si AJ yata. May kakwentuhan ako eh. Papunta kami ng Quezon Ave. Ay, papunta kami ng Fisher Mall eh. May kinuha akong motor. Ay, may kukunin akong motor. So, nagkukwentuhan kami sa mga bagay-bagay. Sabi niya sa akin, "Pastor, huwag ka na mag-drop name ah." Inadulas ako. Si AJ. Pero meron kasi kami mga tanong, nag-uusap kami. Sabi niya, "Pas, ba't kaya gano'n, no? Ako din eh. Ba't kaya pinahintulutan ng Diyos ngayon, no? Alam ko lahat sa inyo dito, merong tanong. Yung iba sa inyo dito, merong naging regret. Bakit niya pinabayaang mangyari yon? But no one is to be blamed. Because that is the will of God to your life. Dahil kung hindi kalooban ng Diyos sa buhay mo yan, kung nasan ka ngayon, hindi mangyayari yan. Lahat ng bagay na nangyayari sa atin ay kalooban ng Diyos. Pag nanindigan ka ngayon, ibig sabihin that is the will of God. He touches your heart. Pero merong free will ang tao. Huwag niyo lahat isisi sa Panginoon. Ayaw mong kumain. Ayaw mong maligo kasi hindi ka pa hinihipo ng Diyos. Hindi po tama yon. Meron tayong mga natural na kailangan gawin. Diba? Pagising mo sa umaga, "Lord, please touch my heart. I want to take a bath." Hindi na kailangan yun. Yun yung mga natural na kailangan gawin. But the major decisions, yan yung merong contribution ng Panginoon sa buhay natin. Tama? Meron sa atin dito, meron silang mga childhood sweetheart, halimbawa. Tapos mahal na mahal nila yung childhood sweetheart nila. Tapos hindi nila alam, yung childhood sweetheart nila, mahal din sila. Mahal din siya. Hindi niya alam. Diba? Kasi naging duwag siya sabihin yung nararamdaman niya dun sa childhood sweetheart niya. Ngayon, ano nangyari? After 5 years, nagpunta ng Japan or nagpunta ng Hong Kong, nagpunta ng Australia, nagpunta ng ibang bansa, yung childhood sweetheart mo, pagdating sa Pilipinas, in-invite ka sa kasal. Wow. Sabi mo, ano sabi mo sa sarili mo? O kaya sabi mo sa tropa mo? "Ramdam ko na eh, na mahal niya ako eh. Kasi nung pagdating ko sa kasal, ang sabi niya sa akin, ikaw naman, lagi kang late." Double meaning. Diba? Lagi kang late. Oh. So ngayon, ikaw naman ngayon, isipin mo, "Nako, yun pala yung ibig sabihin nun." After 5 years mo lang na-realize, yun pala yung ibig sabihin nun. Bakit hindi ko pa sinabi sa kanya agad yung tunay na nararamdaman ko? E di sana, ngayon, siya yung asawa ko. Pag hindi nangyari, huwag ka nang mag-isisi. Ibig sabihin, yung misteryo kung bakit hindi siya napangasawa mo, hindi mo alam eh. Baka kung siya naging asawa mo, wala ka ngayon dito sa simbahan. Eh siya naman mismo nagsabi, yung tao naman mismo nagsabi. Sabi niya, "Alam mo, patol, sa totoo lang, kung siya naging asawa ko, wala ako dito sa simbahan ngayon," sabi niya. "Baka nandun ako sa ibang bansa." Di ba? Kasi yung childhood sweetheart niya nasa ibang bansa eh. Kaya nagpapasalamat ako na yung asawa ko ngayon ay nasa simbahan din. Purihin ng Panginoon. Di ba? Nagtataka ka kung bakit hindi siya yung napangasawa mo. Eh, napakaganda nun eh. Gustong gusto ko talaga yun. Talaga. Tino ang dapat titingin. Gusto ko talaga yun eh. Talagang, di ba? Oo nga, nag-agree naman ako na gusto niya talaga yun. Kasi tuwing magkasama kami, nung tao na ito, isinama niya pa ako sa bahay nung childhood sweetheart niya. At pinakilala sa akin, ito po, ito,
Pre, ito childhood sweetheart ko, talagang best friend kami nito. Yung pala more than best friend na sila. Ngayon, lahat tayo may ganun eh. Ako, wala akong regrets. Kung talagang ano, wala, alam mo yun. Di ba? Ang mahalaga, yung asawa ko ngayon, pati ako, naglilingkod sa Panginoon magkasama dito sa simbahan. Di ba? Sipin mo, kung yung supermodel na pangasawa mo, napakagandang babae, napakagwapong lalaki, nilagpasan ka lang. Di ba? Baka ngayon, wala ka dito. Baka hindi mo kilala ang Diyos. May maganda kang asawa, may gwapo kang asawa, pero wala. Hanggang dun lang yun, yung kaligtasan mo, wala. Pero hindi natin masasabi, di ba? Pero who knows? Only God knows. Pwede mong sabihin na, hindi, kahit naman yun ang mapangasawa ko, I can stand sa faith ko. Kaya ko siyang dalhin dito sa simbahan. Hindi mo masasabi yun. Kaya pinahintulutan ng Diyos na maghiwalay kayo at iba ang maging asawa mo kasi alam ng Diyos kung ano ang future mo. Kaya huwag mo nang ipilit ibalik yung nakaraan. Kahit na araw-araw, gabi-gabi mo siya napapanaginipan, huwag mong pansinin. Napapanaginipan mo yung ex mo, huwag mong pansinin. It is just your subconscious mind. Nami-miss mo. Di ba? Nakikita mo yung mga post niya, masaya siya. Nasa Australia, nasa Japan, nasa Hong Kong, nasa US, okay lang. Huwag kang magkaroon ng regrets. Ganun yung buhay na gusto ko eh. Who knows? Kung ganun nga yung buhay na naranasan mo pero mas napaaga buhay mo o hindi natin alam kung anong mangyari, God is faithful kasi nandito ka ngayon, naiintindihan mo yung clarity na meron ka from the Lord. That is important. Having faith is embracing both mystery and clarity. Hindi pwedeng aayawan mo yung mystery. Hindi ka tatagal. Without faith, we cannot please God. Amen? Sino po dito naniniwala na kaya niyang i-please ang Panginoon pagka doon lang siya nananangan sa lahat ng malinaw na bagay? Tapos lahat ng hindi niya maintindihan, doon siya nag-uumpisang magtanong, bakit ganito? Tingnan niyo, nakita niyo si, if you know Marty Sampson, yung magaling na worship leader dati sa Hillsong, eh nalaman ko lang to kay Pastor Pao eh, para pagka mali informasyon, si Pastor Pao sisihin. Pero nakita naman daw sa Twitter, no? So, kinukunot sa akin ni Pastor Pao, sabi niya, si Marty Sampson, ngayon, wala na. Kasi marami, sa sobrang dami niyang tanong na hindi na makayang tarukin ng isip niya, nagrebelde na siya, nag-backslide. Sipin niyo ah, Marty Sampson, napakataas ng spiritual level nito kung titignan natin. Di ba? Yung mga awit niya, yung consuming fire, fan into flame. Ang ganda ng revelation sa kanya ng Lord eh. Kaya ang sabi dun sa kanta sa Jaira, it's more than enough. Sabi niya, and that is enough. Sabi niya kasi, and that is enough. Yes, it is enough. I'm already loved. I'm already chosen. Ano pang kailangan mong malaman? You don't need to know. All you need to know is God loves you. Ano yung nangyari sa akin last week? Bakit ganun yung nangyari? Kung alam ko lang sana, kung alam mo lang, but the thing is, hindi mo alam. Marami tayong what if. What if alam ko yung mangyayari? What if dapat ganun? What if ganito? Marami tayong what if, but the thing is, ang kailangan nating malaman is why. I'm already loved. Anong gusto mo? Malaman mo yung rason kung bakit ka mahal ng Diyos o malaman mo lang ay mahal ka ng Diyos? Ano mas gusto natin? Yung napakaraming paligoy-ligoy, pero doon din naman ang ending, o yung ending na mismo, God loves you. He chose you. If you know that God loves you, and if you know that God chosen you, or chose you,
you will know who you are. Amen? Ang sabi niya pa, I know what you've spoken. I'm already loved more than I could imagine. Alam mo sa atin mga tao, yung imagination natin is very limited. Minsan kaya tayo nagkakaroon ng trust issues because yung isip natin talagang limitado. Limitado. Hindi mo ma-imagine, hindi mo lubos maisip that this man can love you more than you could imagine. Kaya nagkakaroon ka ng doubt, kaya nagkakaroon ka ng trust issues. 'Di ba? Kasi nasanay ka sa tao na mayroong limitasyon ng pag-ibig. Na pagka sumusobra ka na, tapos na. 'Di ba? Huwag tayo dun sa never enough, dun tayo sa more than enough. Lagi natin naririnig yung never enough, never, never. Doon naman tayo sa more than enough. Jesus is more than enough for us. When you say more than enough, alam nyo mga kapatid, pag sinasabi nating enough, kontento na tayo, tama? E paano pa kung more than enough? Dapat maintindihan natin yung ibig sabihin at yung tunay na kahalagahan o tunay na ibig sabihin ng more than enough. Ibig sabihin nun, wala nang pwedeng makatumbas dito sa bagay na ito. This is more than enough. Sa mga anak natin, lagi natin sinasabi, baby, you are more than enough for me. Diba? Kahit wala tatay mo, mahal na mahal kita. Kaya minsan, nakakatampo yung mga asawa. Hindi ko naman nila lahat, no? Hindi ko naman nila lahat ng babae. Father's Day naman ngayon eh. Ang lalaki, hindi kaya magtago ng sikreto. Totoo ba yun? Ako lang ba? Ako lang ba hindi nagtatago ng secrets? Samahan niyo naman ako, guys. At lalo na, hindi nagtatago ang lalaki ng nararamdaman. Kung ano yung nararamdaman niya, sasabihin niya yun just to fix the day and the relationship. Ang babae, kailangan ko pang halungkatin. Yung asawa ko kasi wala eh. Kailangan ko pang tanong eh, bakit di mo ko pinapansin? Di ba sabi mo kanina, mystery, naku, yari, babalik sa akin. Buti na lang wala siya ngayon. Kaya nga sabi ko, yung mga post nyo, itago nyo yan. No? Alam naman natin, maganda yung mga asawa natin, pero minsan, di ba, maganda pa rin yung may riding jacket kayo. May ganda yung binibigay sa'yo yung sapatos, di ba? Love language mo, ano? Bagong damit, di ba? May mga ganun eh. Ano love language mo? Tinanong ko siya, ano love language mo? Maraming pera. Eh, nanay ako, sabi niya, naintindihan ko naman, siya nagbabayad ng mga bills, siya lahat nagbabudget ng mga, ano, no? So, hindi natin maiisip, kaya nauso yung mga meme, kaya yung mga mystery, kaya yung mga lalaki nagkakaroon ng kasagutan. Di ba? Ngayon, ako may sagot na. Tuwing magpapaalam ako sa kanya mag-rides, papayag yan, pero pag uwi ko na kasi mangot. Yung pala, meron siyang tinag na ano sa akin, video. Nagpapaalam yung asawa mag-ride, nagtutulog-tulugan yung babae. Pagbukas ng kumot, nakadilat. So naglagay ng 200 sa ano, sa kamay. Pagbukas ng kumot ulit, nakadilat pa rin, nakakunot pa yung noo. Nagbigay ngayon ng 2,000. Pagbukas ng kumot, nakapikit yung isang mata na lang. So malapit na, di ba? Nagbigay ngayon ng another 5,000. Pagbukas ng kumot, ganun. So onti na lang. Nagbigay ulit ng 2,000. Pagbukas ng kumot, nakapikit na. So, meron palang presyo yun. Tinag niya sa akin ngayon. So, tinawanan ko lang. Tapos sabi niya, alam ko na gagawin mo sa next ride mo. Itatago ko, susi mo. Kaya pagka magra-ride ako, kailangan talaga may token. Eh, sa lahat naman ng rides eh. Magpunta kayo sa Worlds of Fun. Hindi kayo pwede mag-ride pagka walang token. Di ba? Totoo naman. So, nakuha ko yung principle, di ba? So, that is the mystery na nagkaroon ngayon ng clarity. Di ba? Pumunta ka na Enchanted Kingdom, hindi ka pwede sumakay sa roller coaster na hindi ka nagbabayad. So, ganun din sa mga asawa natin, hindi ka pwedeng mag-rides
na or hindi ka pwedeng mamasyal, hindi ka pwedeng lumabas kasama mga kaibigan mo nang hindi ka naghuhulog ng token. Pero ang mga babae, pansin ninyo, pag sila ang magra-ride o sila ang aalis, sila pa bibigyan mo ng budget. Sabi ni Ryan Agoncillo, ang pera ko, pera niya rin. Ang sabi ni Judy Ann, yes, tama yon. Ang pera niya, pera ko din. Ang pera ko lang. Nananatiling misteryo sa amin mga lalaki yan. Pero let us embrace the mystery. Ano sabi? Happy wife, happy life. Totoo ba yun? Father's Day ngayon eh. Pero bakit na-edify yung mga babae? Di ba doon pa rin ang ending, babae pa rin ma-edify? Pagka nagkakaroon ng away ang mag-asawa, yung lalaki, sorry agad. Pag ang babae nagkaroon ng pagkakamali, ang daming paligoy-ligoy, ang ending, lalaki pa rin magsasorry. Di ba? Yan ang nananatili pa rin mystery. Lord, bakit po ganun? Kaya pala ang sabi ni Paul, hanggat maaari kung kaya niyo, huwag kayong mag-aasawa. Eh, hindi natin kaya. You signed up for that. We signed up for this. Di ba? That is the nature of woman. Ang nature ng woman is responsible. Di ba? Talagang responsable yan sa bahay, sa anak nila. Di ba, mga kananayan? Di ba, no? Tuntua. No? Ang mga tatay naman, talagang supportive. Hindi. Hindi, kasi Father's Day eh, di ba? Father's Day ngayon. Ay, ano ba ginagawa ng mga tatay? To edify their family. Di ba? Oh, that is the mystery. Embrace natin mystery. Ganun yun eh, mag-asawa tayo, di ba? Ang Diyos at tayo ay mag-asawa. Let us embrace yung mga hindi natin nalalaman. Pag masaya, pag nabi-please natin ang Panginoon, masaya ang buhay. Amen? Ganun din sa mga asawa natin, pag nabi-please natin ang asawa natin, masaya buhay. Pagka bad trip sila, ang buhay natin miserable. Di ba? Naniniwala ka ba doon? Di ba? Di ba, Pastor Pao? Oh, si Pastor Ninky, oh. Si Papa. Oh, di ba? Pag masaya, si Mama, masaya ang buhay. Di ba? Kain tayo sa labas. Tanoy mo nanay mo. Di ba? Huwag na tayong magtanong kung bakit ang mahalaga na nabubuhay pa tayo ngayon. Amen? Definitely, pag tayo ay pag nag-end na yung buhay natin, kahit anong gusto mong itanong, hindi mo na magagawa. Di ba? Eh ngayon nabubuhay tayo, kung ano lang yung ibinibigay sa atin na kaalaman ng Panginoon, let's stick to that. Let's have faith. Di ba? Bakit ganito nangyari? Bakit ganito nangyari sa church? Bakit ganito nangyari dito sa buhay ko? Bakit ganito nangyari sa mga tao? Huwag mo nang tanungin. Ang Diyos lang nakakaalam kung anong purpose niya, kung bakit niya ginawa yan. Di ba? Ang mahalaga, 1 year na ang LCC. Yeah. Ang mahalaga, nakita niyo ba yung kaluwalhatian ng Diyos nung anniversary ng LCC? Marami ang namangha at hindi namangha sa atin. Namangha sila sa kaluwalhatian at kadakilaan ng Panginoon sa buhay ng bawat tao sa LCC. Di ba? So the glory still belongs to Him. No? So dapat ganun ang attitude natin. If we cannot get the glory that belongs to Him, so ibig sabihin, yung secret that belongs to Him, hindi rin natin pwedeng kunin. So ang lahat ng bagay na para sa Panginoon, we cannot get it, just embrace it. Pero lahat ng bagay na ipinagkaloob sa iyo ng Panginoon, embrace it up to your children. Nang sa ganon magawa natin yung inuutos ng Diyos sa atin. Amen? Hallelujah. Sino po dito may natutunan? In conclusion, so even though people can never gain knowledge of the secret things, that belongs to the Lord, napakalinaw, that belongs to the Lord, they do have access, ito naman yung maganda, they do have access to what is clearly revealed in His Word about who He is and how He wants them to live.
God revealed Himself to us. He is a jealous God. He is a loving God. He also revealed things to us how we live. Amen? Ibinigay niya sa atin ang Ten Commandments, nalaman din na natin, pero mas binigay niya sa atin yung mas matindi. Love your God with all your heart, with all your soul, with all your mind. Love your neighbor as you love yourself. So He revealed Himself to us. He revealed principles to us. O, anong gagawin mo? Nakuha mo yung revelation, love your neighbor as you love yourself, embrace it. At ituro natin sa ating mga kaanak-anakan, sa ating mga susunod na generation, yung principle na yon, love your neighbor. Kita mo ha, mga kapatid, before we end, yung sinasabi kong superstitious belief, simula sa mga kinuninuan natin, dahil yun ang natutunan nila, na ipasa hanggang ngayon sa atin. Tama, mali? So kung gusto natin maitama yung prinsipyo ng bawat isa, and that is in line, ang gusto nating tama is in line, yung dapat according sa scripture, gaya nung tinuro ni Pastor Paul last week. Kung gusto natin mangyari yon, ngayon pa lang, lahat ng revelation na natatanggap natin ay ipasa natin sa ating mga anak. Sabi, train up a child in the way that they should go. And the way that they should go is the way of God. The will of God in their lives. We never know what the will of God in their lives to the lives of our children. But the thing is, ang kaya lang natin ibigay sa kanila at ipa-embrace sa kanila is the revelation na ibinigay sa atin ng Panginoon. Wala nang iba. Amen? So, hallelujah. Mari po ba tayong lahat ay tumayo at tayo manalangin? Lord, we acknowledge Your presence. Thank You for the clarity and mystery. Teach us how to embrace every clarity and mystery sa buhay namin. Kung ano man ang mga hindi namin maintindihan, Lord, we let it go. We cast it all out unto You. Pagkat Ikaw lamang nakakaintindi at nakakaalam kung anong kalooban mo sa buhay ng bawat isa na narito ngayon. And I declare victory to the lives of these people, to the lives of this faithful servant of Yours. And Lord, sa lahat ng revelations na binibigay Niyo sa amin, sa lahat ng prinsipyo, sa lahat ng utos na ipinagkakaloob Niyo sa bawat isa, Lord, teach us to number our days. Nang sa ganun magawa namin lahat ng mga gusto mong lahat ng kalooban mo sa buhay namin. The clarity that You've given to us, teach us how to embrace every revelations and mystery. Lord, sa Iyo lamang po ang lahat ng papuri. Ibinabalik po namin lahat ng pinakamataas na papuri at pagsamba sa Inyo. Minsan pa sa matamis sa pangalan ni Jesus. At ang lahat ay magsabi ng Amen.